Okay, so this is our problem number 4 for the topic moment about an axis. A force of 100 pounds is directed from point A towards point B in the cube shown in the figure. Determine the moment of the force about each of the coordinate axes. So we have the three coordinate axes, Y, X, and Z axis. And meron tayong force. Okay, na nag-start from point A towards point B. So, meron na siyang direction na sinabi. Hindi naman niya sinabi rito na yung force natin ay nasa point A and point B or between point A and point B. Hindi, ang sabi niya rito, towards. Okay, ibig sabihin papunta sa point B. Okay, so ito yung force natin. From point A to point B. Okay, ayan. Tapos yung force na yan is 100 pounds. Sa atin pwede nilagay. Sige, dito na lang. 100 pounds. So, ngayon, hanapin natin yung moment about Y, X, and Z axis. So, bago yun, kailangan muna nating ma-resolve yung ating force into X, Y, and Z components. So, yung ating 100 pounds is, okay, papunta, okay, backward and downward to the right. Okay, so downward siya para sa y-axis. Tapos ang x-axis niya ay papunta dito sa right. Okay, and okay, backward. Okay, so ganun pa rin. Ang positive natin ay dito, forward para sa z. Sa x naman, right is positive. Sa y naman, upward is positive. Ayan. So pwede tayong mamili dyan gaya ng mga problem natin sa 1, 2, 3. Okay, may mili kayo kung saan point ninyo gustong mag-focus yung ating mga components para sa force. So, it's either sa point A or sa point B. So, nasa inyo kung saan nyo trip. Okay, anyway, pwede rin natin dito ilagay yan. Yan. So, ito yung kanyang component. Okay. Yan. Then, okay, so sabihin natin ito ay Fx. This is Fz. And this is F. Y. So, isolve natin yung mga yan. Okay? So, yung ating force 100 pounds ay nag-travel from point A to point B. Tapos, yung cube natin, ang sukat niya is 1 foot by 1 foot by 1 foot. Okay? So, yung ating okay, kung coordinates, unahin natin ang X na. Okay, so kung nag-travel siya from point A to point B, ilang cube, 1, 2, 3, 4. Okay, so we have 4 feet. Okay, para sa X. Para naman sa Y, ito. Okay, so from point A to point B, ilang cube yun? 1, 2, 3. So, hanggang 3 cubes. Kasi yung point B is, andito lang siya sa pangalawa. Okay, sa pangalawang guhit. Okay, or unang cube. Hanggang dito lang siya. Ayan. Okay? So, ngayon, yung ating Y is, or yung ating force ay nag-travel lang sa Y ng tatlong cube. Okay? Kaya 3 feet. Then, sa Z naman, nagpunta siya from point A papunta sa dulo. Okay, dito. So, ilang cube yun? Para sa Z axis, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, so 4 feet. Ayan. Then, isolve natin yung resultant D. Okay? So, square root of A squared plus B squared plus C squared. Ilan yung x? 4, 3, 4, no? Okay, so 4, 3, and 4. Okay, check natin. 4, 3, 4. So, 6.4. Okay? So, ngayon, balikan natin yung ginagamit natin na equation. F over D is equals to Fx over X is equals to Fy over Y is equals to Fz over Z. So, masabi natin itong mga forces na to. Okay? So, yung ating Fx is equivalent to F, which is 100, multiplied by X, which is 4, over D, na 6.4. So, gawin natin ito alpha A na lang, para gumagamit na lang tayo ng calc function. So, calc, ang X natin is 4. Yan. So, 62.5. So, ang x natin dito, fx natin is 62.5 pounds. Okay? Then, yung sa y is 3.
So 46.88. So 46.88 pounds. Okay? Then FZ, para sa naman sila na ano, na 4 ng FX, no? Ayan. So ibig sabihin nito rin ay 62.5 pounds. Ayan. So usog natin. Okay. So ngayon, kunin natin lahat ng moment about the three coordinates. Okay, so mag-moment muna tayo sa ano, sa mas magandang unahin natin. Siguro sana na lang. At y-axis muna. Ayan. So sabi ko nga rin sa discussion natin mula sa introduction and sa problem 1, 2, 3, kapag or kung saan tayo iikot na axis, yun yung mawawala sa ating free body diagram or drawing, di ba? So ngayon, since nasa y-axis tayo, yung y-axis natin magiging point na lang. Okay, tapos ito yung ating z-axis. Ayan. Then ito yung ating x-axis. Tapos yung ating point B, okay, nakalapat sa ano, sa x-axis. Okay, so ito yung ating point B. Then ito naman yung ating point A. Okay? Then ito yung ating force. So, mamili kayo kung nasa A or B yung mga coordinates. So, dito na lang siguro sa point B. Yan. Ito yung, ano, FZ. Ito naman yung FX. Tapos yung FY, hindi natin makikita yan. Okay? Point na lang yan, yung FY. Hindi ba? Kasi sa Z, sa Y-axis tayo umiikot. Okay? Then ito, anong sukat ito? Okay? Nung ating point B from Y, from Z-axis, ilan ang sukat nito? 4. Di ba? So, 4 feet. Ito naman, ilan ang sukat nito? Okay, 4 din. 1, 2, 3, 4. So, 4 feet. Ayan na siya. So, pwede ka nang mag-moment. Okay? So, moment at y-axis is equals 2. Okay? Ang assumption na lang natin, clockwise is positive. Ayan. So, ang ikot ng FZ is counterclockwise. So, negative FC, which is equivalent to 62.5 multiplied by 4 feet. Okay? So, ngayon, ang MY natin is equivalent to negative. Okay, 62.5 multiplied by 4. So, negative 250. Okay, so pounds feet. So, since negative yan, ibig sabihin, ang ikot ng ating MY is counterclockwise. Yeah. Okay, so yun yung sagot natin para sa MY. So, ngayon, kung lalagay natin dito yung, ano, yung kanyang rotation, ito yun. Okay, counterclockwise. Okay, so that is MY. Okay, nakita niyo yung pagkakasulat ko? Nakahiga siya. Okay, bakit? Kasi yung ating MY ay nasa, okay, nasa Z and X axis. Okay, ito siya. Ayan. Ito yung ating MY. Nasa Z and X plane. Okay? So ngayon, punta naman tayo sa, okay, so siguro dito na lang. At x-axis. Yan. So kung x-axis tayo, ang point na natin ngayon is yung x. Yan. Then, ito yung ating y-axis. Ito naman yung ating z-axis. So, ano yung makikita natin dito? Okay, yung point A mula rito sa ano, no? So, y. So, andito ngayon yung ating point A. Okay, nakatingin na tayo rito, pag ganyan. Ayan. Okay, yun yung mata nyo. Okay, kanina kasi, yung pagtingin natin dito is ganyan. Okay, yun yung mata natin. Ganyan. Okay, so ngayon naman, dito tayo sa x-axis. Okay? So, yung A natin, andito. Tapos, yung ating point B is andito. Ayan. Yan yung ating point B. So, yung force natin ngayon ay from point A to point B. Okay? So, ngayon, ito yung kanyang components. Ito yung FY. Ito naman yung kanyang FZ. Okay? So, wala na yung FX. Diba? Point na lang yung FX dyan. So, ngayon, kailangan natin alamin kung ilan to sa point B. Okay? So, simple lang. That is 1 foot. Ayan. Diba? So, kung gusto ninyo, punta kayo sa A. Diba? Ito yung FY, ito naman yung FZ.
So, pag nag-moment ka rito sa point X, okay? Ano, dalawa pa yung iikot. Diba? Eh, wag na. Matatagalan pa tayo. Mas madali na lang ito. Yung FC, hindi ba? Kapag, or sa point B. Okay? So, mag-moment tayo ngayon sa X natin. So, moment at X is equals to, okay, clockwise is positive. Ang ikot ng FZ is clockwise. So, since ang ikot ng FZ is clockwise, positive yan. Ang FZ natin ay 62.5. Then, ang kanyang moment arm is 1 foot. Yan. Kaya, ang ating MX is positive. So, ibig sabihin, pounds feet, yan, clockwise. Okay? Clockwise yung ating, ano, lang, usog natin. Okay? Ayan. Ayan. So, positive ang nakuha natin para sa MX. Ibig sabihin, clockwise ang rotation niya. Ayan. So, ngayon, kung i-drawing natin yan, ito yung ating MX. So, yung kanyang ano, plane is para sa Y and Z plane. So, yan. Yan yung ating MX. Okay? So, nasan yun? Nandito yun. Okay? Clockwise. MX. And then, last, at Z axis. So, nasan na yung ating ano? Yan, eyesight. Yan, nakatingin tayo dito. Pag ganyan. So, yung point na natin is yung Z. Ito yung ating Z axis. Ito naman yung ating Y. Okay, then ito naman yung ating x-axis. So, yung ating point A is andito. Then, yung ating point B is andito. Oops. Then, ito yung ating force. Okay, so mas maganda yung ating components na lang siguro ay nasa point A. So, this is Fy. And this is Fx. Then, yung sukat, or may mga dimension, yung ating point A is 4 feet from x-axis. At yung ating B ay 1 foot from x-axis. Tapos, yung ating B is, ilan to? From y-axis, that is 4. 1, 2, 3, 4. So, 4 feet. Okay, so, moment at Z, clockwise is positive, is equals to, okay, ang iikot na lang dyan ay yung Fx kasi yung Fy tatama sa point C. Okay? So, Fx, ang ikot nito is clockwise. Ang Fx natin ay 62.5. Then, multiplied by 4 feet. Okay? So, ibig sabihin, ang ating moment at Z-axis is equivalent to 250. So, positive siya. Ibig sabihin, ang ikot nito ay clockwise. Kasi yun yung assumption natin para sa rotation. Okay, pwede rin namang baguhin yung rotation yan. Okay? Kunwari, ang assumption nyo ay counterclockwise positive. Okay? So, ang ikot ng ating Fx is clockwise. Hindi ba? So, mangyayari dyan, magiging negative. Ayan. So, magiging ano to? Negative 250 pounds feet. Eh, ano ba ang negatives according sa yung assumption? Ang negative is clockwise kasi ang positive mo ay counterclockwise. So, since nag-negative, clockwise ang sagot, di ba? So, ganun pa rin. Kahit ano, anong assumption pa ng rotation or direction ang gamitin nyo, pares lang ang magiging sagot. Okay? So, ngayon, ang rotation ng ating MZ is clockwise. Yeah, so, ito yung ating MZ. So, yung ating MZ ay nasaan? Nasa Y and X plane. So, clockwise. Ayan. So, ito yung ating MZ. Okay, so ngayon, mayroong mga tanong sa ibang book, what is the resultant moment? Okay, due to the loadings given in the force system in space. So, kapag ganun, kapares lang yun ang ano, pagkuha natin ng resultant. Diba, ang resultant natin para sa force is equivalent to summation of Fx squared plus summation of Fy squared plus summation of Fz squared. Ganun rin sa moment. Okay, so sa moment, yung ating resultant is equivalent to square root of summation of mx squared plus summation of my squared plus summation of mz squared. Okay? So, sa ibang solution or sa ibang book, ginagamitan pa nila
ito ng vector analysis. So, hindi kasi ako masyadong sanay sa mga ano, or sa paggamit ng vector analysis. Mas sanay kasi ako dun sa book ni Ferdinand L. Singer sa second edition. Okay, yan. Ganito yung ginagamit niyang concept, which is, para sa akin, is mas madali, di ba? And mas nage-enjoy ako kasi kailangan ko lang i-drawing lang naman ng ano, ng tama yung ano niya, yung mga axis para sa isang point. Okay, then makukuha ko na kung paano yung mga rotation nila and kung ano yung moment. Katapos nun, gagamit lang ako ng simple Pythagorean theorem, okay? Para makuha yung resultan. Okay? So, ngayon, kunin natin. Ayan. So, ano yung mx to? 62.5. My, 250. Okay, 250. Then, mz is also 250. So, check. 262.5, 250, and 250. So, 359.035. So, 359.035. Okay, so ito yung ating resultant moment. Okay, so ngayon, kung ipa-plot natin siya, parang maging ganito yan. Kapag plinat natin, parang gagawin ano natin, yung mga moment nila, sila yung magiging value natin para sa x, y, and z axis. So, ito yung ating mx. So, dito siya. Yan. Then, ito naman yung ating mz. Ito naman yung ating my. Then, gagawa tayo dyan ng isang plane. Yan. Oops. Parang ganyan. Okay? Ayan. Then, kukuha tayo ng isang line na normal dun sa plane na to. Ayan. Ito kasi yung plane natin. Ayan. Then, kukuha tayo ng isang line na normal dito sa ano to? Sa plane na yan. Saka natin makukuha yung ating resultant moment. Ayan. Ito yung ating resultant moment. Okay? Anyway, for me, hindi naman na masyadong kailangan na i-plot pa yung ating resultant moment. And, hindi rin naman masyadong kailangan na kunin pa ang resultant moment para sa analysis natin, para sa equilibrium of concurrent force system. Okay? Kasi doon, basta alam mo lang kumuha ng ng moment about an axis, magiging okay na tayo para ma-solve natin yung mga unknown forces. Anyway, kung sakali mong ipakuha sa inyo yung resultant, ganito lang ang gagawin. Okay? Okay, so this is our problem number 4 for the topic moment about an axis under chapter 8 of Statics of Rigid Bodies. So, thank you for watching. Bye!